Good morning mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na ipinagkalob sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong tutorial, mga video patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro ay home service tayo dito sa Santo Tomas, Batangas. At ang unit natin ay Kimco 110. So ang problema nito mga bro, magulong wiring, tapos yung boltahe niya pabago-bago, minsan tumataas, minsan bumababa. Okay? So bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So ayun na nga mga bro, ulitin ko ang problema ng motor na ito mga bro ay wiring, sobrang gulo niya, tapos ang charging niya mga bro ay minsan bumababa, minsan tumataas, umaabot daw ng 18 volts hanggang 19 or 17 volts, minsan naman may mga time na 12.8 volts lang. So charging problem ano mga bro, ang problema ng motor na ito. Tapos ayun na nga, dahil charging problem, i-rewiring na din natin ito. So tanggalin muna natin ito mga bro, yung side cover, kasi dito po nakalagay yung ating battery ng mga Kimco. So mayroon lang 3 volt yan. Ayan. So kukunti na lang mga bro ang mayroong motor na ganito ano. So iilan-ilan na lang sila na gumagala sa kalsada. So kung nakikita nyo, mayroon ding mini driving light at kasama natin si Bro GP at si Boss Danny. So huwag nyo kalimutan mga bro, supportahan yung channel ni Bro GP, J Official TV. So ayan, so pag natanggal nyo yung tornilyo, makakalas nyo na yan mga bro. At ayan, so kung makita nyo, ito yung kanyang mga wiring. So medyo magulo nga, tama yung sinabi ni bro. Kaya ito mga bro ay full rewiring na rin natin. Okay, tapos alamin natin kung bakit nga ba padubli-dubli or pabago-bago yung mga boltahe na lumalabas dito. Kasi sabi ni bro ay minsan bumababa daw, minsan tumataas. Tapos nalulubat yung battery niya kapag ginamit niya ng gabi. Hindi na nga siya makapag-push start. So ano ba ang problema ng motor na ito? Let's go mga bro, samahan niyo ako at alamin natin yan. So kung makikita nyo, meron ditong mga wire, mga relay na mga puro dinugtungan na. Ayan, so kung nakita nyo, may fuse dito. Ayan, fuse yan, tapos dinugtungan ng wire. So, paiba-iba na ang kulay. Ayan, oh, medyo magulo nga talaga mga bro. Ano? So, ito yung kailangan natin. Kaya sabi ko sa inyo mga bro, sa pag-wiring ng motor, ay kailangan mayroon kayong gamit, tester, test light, tapos dapat iwasan nyo mga bro na magkaroon ng madaming voltage drop yung ating mga battery. Kaya bumababa. No, yung ano ng battery bumababa. So ayan, dito mga bro, papanda rin natin yan. At ayan, so ganyan lang yung boltahe niya. So sa ngayon, nakadab tayo mga bro, kasi dito, nung pagpunta namin ay mayroong okasyon or mayroong birthday. Ay, birthday pala ni bro, ano. So shout out kay bro, happy birthday yung may-ari nito, birthday niya mga bro. Ayan, umaandar yung motor pero pababa yung boltahe niya. Ayan o, ganyan lang siya, 12, tapos nag-i-11 siya pag nire-rev mo. So baliktad. So dapat ang motor habang pinapataas mo yung RPM, dapat tumataas din siya. Okay? Pero meron tayong limiter ano mga bro, kahit isagad mo ang RPM, hindi siya abot ng 20 volts. Ayan o. 12.5, 12, ayan, tumataas din. 13, 9, ayan. Pabago-bago siya. Ayan, 14, 15, 13, 14, 13, 15, yan, nag-16 na. So overcharge na. Ayan, nag-16 na mga bro. Hindi normal yung mag-16. Pero kung minsan mag... Ayan, 17 volts. Oh. Kita nyo mga bro? 17 volts ay hindi maganda sa ating motor kasi may stress yung ating mga load. So, bali mga bro, ang gagawin ko ay i-rewiring ko muna ito. Ano mga bro? Para mas mabilisan tayo. So, napakarami ko na naman na video kung paano... mag-wiring ng isang motor. So, napakahalaga mga bro na maalam din kayo mag-wiring sa inyong mga sariling motor para makatipid kayo sa labor at hindi na kayo magpagawa sa mga mekaniko, ano mga bro. Kasi itong mga ganitong trabaho, lalong-lalo na yung may mga motor na sarili, ay dapat maalam kayo mag-troubleshoot at kung paano ayusin yung mga sirang wiring. So hindi nyo kailangan laging ipagawa sa mekaniko kasi basic na basic lang ito mga bro ang wiring. Pag nalaman nyo yung tamang function ng bawat parts ng motor, ng switch, ng tester at ng test light, ay maniwala kayo sa akin mga bro. Basic na basic lang mga bro yung paggagawa or pag-wiring ng motor. So ayusin muna natin to mga bro.
Okay, so ayan, kung nakita nyo ay kalas na yung ating fairings. At ngayon ay troubleshoot natin yung regulator rectifier. So kung nakita nyo mga bro, ang ginawa nila dito ay pinalitan nila ng socket yung kanyang regulator rectifier. Ano? Tapos naka AC type yung kanyang regulator rectifier. Kulay black yung kanyang socket. So pagka ganito mga bro, ang kaibahan nito sa kulay green ay baliktad yung connection or yung position ng positive at saka yung negative. So dito mga bro, meron dito kulay dilaw at kulay puti. So iba na yung connection niya. So naka half wave, ayan. Pero naka full wave na raw dito mga bro. Ang sabi naka full wave. Pero ang ginawang full wave dito mga bro ay kinat lang yung kulay dilaw. So kung makita nyo mga bro, wala yung kulay dilaw. So tinitester ko, o tinitest light natin, wala yung kulay dilaw. So ang ibig sabihin, nag-cut po sila ng kulay dilaw para maging full wave. Na hindi ko nire-recommend gawin sa motor. Ano mga bro? So hindi ako gumagawa ng ganong full wave. So kaya wala kayo makikitang tutorial sa akin na nagka-cut. Ayan o. Kung makita nyo, bunot. Ayan. Yung kulay dilaw, kinat nila. So bali, ang sumusupply lang dito sa regulator rectifier is yung kulay white. Yung ating charging coil. Kasi yung dilaw, yan yung light coil. Kaya pala tumataas yung voltahe. Ano? Sa una lang maganda yun mga bro. So wag na wag kayong gumawa ng ganun. Pero nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan mga bro kung gusto nyong gawin yung nagkakat lang ng kulay dilaw. Pero kung ako, sa akin, hindi ako gumagawa nyan. So ayaw kong gumawa ng ganyan mga bro. Bakit? Kasi mga bro, nasubukan ko na rin yan. Ang naging problema, napakarami kong back job. Kasi ang problema ng customer ay tumataas daw ang voltahe tapos nagpuputok yung mga ilaw. Kaya simula noon, hindi na ako nag-recommend or hindi na ako gumawa ng full wave na nagkakat lang ng kulay dilaw. Kasi yung stator, nasasayang yung winding at nababago yung supply ng mga output ng regulator rectifier. Kaya iisa na lang ang pumapasok sa kanya. Ano? Tapos mga bro, sa connection ng regulator rectifier, marami akong video niyan, ano? So kasi iba-iba ang position niyan, mga bro, ng regulator rectifier. So meron kong makikitang puting socket, green na socket, at kung makikita niyo dito, itim ang socket niya. So ito yung mga tinatawag na AC, ano mga bro? At ito yung dating full wave, ano mga bro, sobrang gulo. So napakadami ko ng pinul wave na stator mga bro. So dito lang ako nalito kung anong ginawa dito ng unang gumawa na nag-full wave sa stator na ito. Yan. So, sobrang gulo kasi mga bro. Oh, ayan o. Oh. So, napakaraming mga pinagtatap. Ayan o. Oh. Di ba? Ayan, daming hininang. Tapos, yung ginamit na regulator rectifier ay apat lang ang paa. So, parang nabunot yung kulay black sa gitna. Pero parang apat lang din naman talaga o. Oh. Ayan. Kaya, ang pangit. Ano mga bro? So, okay din naman ito. Pero kung sa akin, hindi ako kasi gumagamit mga bro ng ganitong regulator rectifier. So, ang ginagamit ko ay TTGR or Lihua brand. Ayan o. Oh. Ito yung tinanggal na regulator ay na stator kasi dati na itong naka full wave. Ayan. Sabi sa akin ni bro, pina-full wave niya na to sa ibang mekaniko. Ayan, ayaw mga bro. Tapos ang ginawa nila ay binilik sa stock pero ganun pa rin mga bro, sobrang hina pa rin ng charging tapos minsan tumataas. So ngayon mga bro, ay ayusin muna natin yung wiring niya. So do, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin naayusin ito. So ibabalik natin dun sa dating stock tapos yung mga kailangan tip. I-tip yung mga kailangan ng i-cable tie, tapos proper wiring ng mini driving light at ng Mach horn. Kasi meron dalawang Mach horn dito si bro, ano. Tapos pa nagbubusina, nagbiblink yung kanyang mga ilaw. So tara, ayusin muna natin. Later. Okay mga bro, so ayan, kung nakita nyo ay naibalik na natin yung mga fairings, lahat yan. So pagpasensya nyo na kasi shortcut tayo, ano mga bro. So papakita ko lang sa inyo yung ginawa natin, ayan. So pandarin ko lang, tapos pasensya nyo na mga bro kasi hindi nyo maririnig, nakamute tayo. So ang baba ng battery nya is 11.9 na lang yung battery nya. Yan. Tapos ito mga bro, hindi naman natin i-final wave. Pero sabi ko kay bro, in case na hindi pa rin mag-charge, so babalikan ko siya, back job, ipo-full wave na natin. Yan. So ibinalik ko lang mga bro yung stock na charging. So yung pinutol na dilaw, ibinalik ko lang. Ayan. So umabot na siya ng 13.2. Yan. Yan ang normal. Tapos binibirit yan mga bro, kahit ibirit, hindi na siya tumataas ng 17. Ayan o, 13.7.
So normal 'yan sa naka-half-wave na regulator at naka-stator. Yan. So wag na wag kayo mga bro magkakat. Ay okay na okay naman ito eh. 13.6, 13.7, 'di ba? So ang magiging problema lang dito siguro kapag ayan, buhay yung ibang load 13.1, ayan, buhay yung ilaw niyan mga bro. Ano? Ang magiging problema lang kapag kabuhay ang load, baka bumagsak ng 11. So ang magiging cause, malulobat pa rin yung ating mga battery. Ganun siya ano mga bro. Pero sabi ko naman kay bro, kapag ka nalobat ulit, so i-chat niya lang ako kasi babalikan ko, dadala na ako ng regulator rectifier. So ito na yung kanyang wiring dito sa hulihan. Ayan, so pasensya nyo na. Hindi siya ganun kapulido, pero hindi naman siya ganun kapangit nung kagaya nung una. Ano mga bro? Kasi kung nakita nyo nung una, sobrang gulo talaga ng wiring niya. Okay mga bro? So shout out kay bro, birthday. Ayan, kay bro JP. So J Official TV, wag nyo mga bro kalimutan suportahan yung kanyang channel. Ayan, no? Yan ang tagabalik natin ng pairings. Basic na basic lang mga bro, ano? Yan, okay na yan, no? So, natutuwa ako dito sa motor kasi ilan na lang yung nakita kung tumatakbo na ganito sa kalsada, ano mga bro? Bihira na lang or bilang na lang. Yan. So, ang pogi din naman ito mga bro. Sabi ni bro, sa long ride, hindi siya itinitirik nito kahit saan siya pumunta. Kaya, ang problema niya lang talaga, yung charging niya, ayan, pabago-bago, ayan, no? So, hindi na siya bumabagsak. So, 12.8, okay pa rin yan pagkabuhayan load. So, hindi ka pa malulubatan yan. Okay mga bro, so siguro dito na natin tatapusin yung ating video. So magandang araw sa inyong lahat at ride safe po lagi.